Yes, good morning po and welcome back sa ating video. Ngayong araw po ng Miyerkules. So, andito tayo sa may Baseco, no? Dito po sa may area po ng Pasig River. Ayan. Not sure kung Dolomite po ito dahil ito meron ditong barge. Tapos meron pa dun sa may loob. Ayan. So, meron pa dun isa. Abangan po natin, no, kung Dolomite ito na ba yung ano, Dolomite na gagamitin doon sa Baywalk. Yan, yung itong ating ilog Pasig doon sa may kabilang side po, no, yung sa may Parola. Yan, tapos meron pa dito po, no, sa isa na nasa Laot, isang barge din po. Yan, pero once again, no, not sure kung ito na ba yung Dolomite po. Dolomite sand na gagamitin sa Baywalk. Nandiyan yung ating mga Baseco Beach Warriors from DPS. Busy dahil sa clean up nila po ngayong umaga. Ayan, so ito yung pinakabukaan na po, ano, ng Pasig River. And ayan na, sa left side natin yung Baseco Beach. Ayan. Tapos ito yung lagay ngayon dito ng Pasig River. Ayan, no? Medyo may mga kalat-kalat din. So ang bagsak niyan, syempre, Baseco Beach, Manila Bay. Ayan, so location natin, dito tayo sa may Esplanade, no? Dito sa may, ayan, yung mga capsule lights ng ating Esplanade. Ayan, ipasilip ko sa inyo yung ginawang banyo po dito, no? Yung CR sa may bago makapasok sa beach area. Ito na siya, no? Ayan, mas pinaganda na. So, merong grills na nilagay. Ayan. Ang ganda na. At syempre yung mga fire tree na itinanim dito. Ayan, buhay na buhay. So yan yung fire tree. May mga upuan, capsule lights na maganda dito na pagdating ng gabi. Tsaka syempre pagdilim. Ayan, buhay na buhay na yung mga fire tree dito. Ayan, abangan nyo. Pagsabay-sabay po itong namulaklak. Sobrang ganda, no. Talagang pulang-pula. Pulang-pula dito. Yan, at syempre yung mga ano, yung mga HDPE pipe na gagamitin, no, para dito sa drainage ng Baseco. So ito naka-ready lang po dito. Sobrang dami niya, ha. Actually, sobrang dami nito. Ayan, pero mas maliit nga lang yung butas nito as compared dun sa ginamit sa may Baywalk. Ayan, sobrang dami hanggang dun sa may kabila. Ayan. And gaya dun sa ano, sa Baywalk, meron din pong paalala, no, yung ating DNR dito. Yan, naglagay sila ng karatula dito na nakalagay nga po na hindi pa ligtas lang o yan. Itong Baseco Beach, ayan, wala pa. Same dun sa, ano, no, sa Baywalk, wala pa sa class SB water yung quality ng tubig dito. So, hindi pa ligtas lang o yan. Ayan. Daming HDPE pipe or high density polyethylene pipe
Ayan. So ito yung ano natin, Esplanade. Ayan, no? Na-enjoy na yung mga tao nung area na ito. Before kasi ano lang ito, no? Parang tinambakan ng mga ng lupa na maraming kalat din. Ayan, inayos through the effort nga ng ating local government of Maynila. Ayan. May mga dumilang ng aso. Ayan, no? Ayan, makikita natin dito yung mga ayan, iba't ibang mga barge, tugboat na dumadaan na papasok sa Pasig River. Ayan sila. Papasok ang palabas ng Pasig River. Ay, hindi, malayo yun. Ito kasi yung septic. Saan ang nakatap ngayon ito? Sa kwan, may ginawa silang mga septic tank. Ah, mga septic tank? Septic tank. Communal septic tank? Oh, communal septic tank. Ang design mo ba ng septic tank? Ano to? Merong yung para... Wala na pang-sludge yun, wala na. Meron. Kaya yun yung si septic tank. So, dalawang layer din. Pero hindi STP design. Kundi septic tank lang. Oo. Ah, okay. Tapos yung septic tank, yung outflow naman po nun, yung effluent na yun. Oh, ano yan eh, sisipsipin niya tanang ko yun ang usapan niya eh. Kasi gusto lang natin makita yung synchronization ho ng mga trabaho na yun, DPWH, MNDA. Pero ito, ayan ho ba eh, design ng Manila Bay Rehabilitation o design ng public works, MNDA? Alin po? Yung ginagawa ko. Ah, design ng Manila Bay. Pero ang pundo niyan, galing sa amin. Nagkaroon ng memorandum. So, Manila Bay yan, Manila Bay Rehabilitation Project yan. Sa Manila Bay Coordination Project yan. Sabihin, nakasynchronized valley yan. Ayan, nakasynchronized. Kaya nagkaroon ng ganyan dahil sa Manila Bay Rehabilitation. Kaya, parating pa ulit-ulit sinasabi ng ating butihan sekretaryo na walang mangyari, walang dolomite, walang mga graysan, walang improvement kung hindi natin may baba yung fecal content. So it's good. Dahil nung nag-uumpisa tayo, yung mismo dun sa Estero de Abad, dun sa may Manila Yacht Club, 1.3 billion fecal content. Pero ngayon, thousands na lang po. Kaya malaki improvements. Pero alam po natin lahat na ang quality of water na dapat maging recreation in Manila Bay is 100 most probable number NPN, pero 100 ml. Kaya hindi pa allowed ng pamahalaan na mag-swimming yung mga kababayan natin. Pero dahil ang mga kababayan natin, sabik na hindi masawatan ng mga kapulisan na talaga may mga kabataan na naliligo rin eh. Oo, kasi nakita nila ang laking improvement. Kasi kung actually, kung titignan natin physically, talagang pwede eh. Pero kasi pag dumaan sa mga laboratory, ay hindi pa pumapasa.